Taurus, ito po yung mensahe sa'yo ngayong June 26, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, pa-like na din po ng ating video. Ayan. At sa mga gustong magpa-private reading, makikita nyo po yung link sa description box below. So, tignan na po natin kung ano ba yung mensahe sa'yo, Taurus, ngayong araw na ito. Spirit guide, mensahe po natin kay Taurus. Mensahe po natin, spirit guide for Taurus. We have great fortune, kaya lang nakabaliktad siya. Okay, so may mga delays kayo dito regarding finances ninyo, regarding sa mga binabalak ninyo para kumita. So, parang may mga, meron dito, Taurus, hindi kayo nagtatagumpay sa mga pinaplano ninyo. So, huwag nyo masyadong i-share kahit, siguro huwag nyo i-share kahit kanino yung mga pinaplano ninyo. Kasi, meron at meron dyan kumukontra sa'yo. Kahit sabi natin na pinagkakatiwalaan mo yung tao na yon, mas maganda pa manahimik ka muna pagdating dito sa mga plans mo. Lalong-lalo na pag sa usaping pera, usaping negosyo. We have gift. Ayan. We have expectations. Okay, so meron pala dito, pwedeng may isang tao na sobrang nag-e-expect na mabibigyan mo siya. Ayan, basta meron dito, laging nag-e-expect na mabibigyan mo siya, Taurus. Mm-mm. Pwedeng isa to sa family mo. Ayan, meron pang magbo-birthday dito sa family ninyo. So, ayan, no, parang meron siyang ine-expect kasi dito na kung ano yung gusto niya, parang kailangan ibigay mo yon. Or dapat mabigay mo yon. Tignan natin. So, kaya nahihirapan yung iba sa inyo dito. Regarding sa finances ninyo. Tignan natin. We have a blessing on a resolution. So, may mga solusyon naman na paparating dito pagdating sa mga pinoproblema ninyo. Pagdating sa mga kinakaharap ninyo, Taurus. Ayan, tignan natin. Ano pa po? Spirit guide, we have wedding rings. Ayan. So, meron dito nag-expect yung asawa ninyo na meron kayong surprise or maaalala nyo yung anniversary ninyo, tipong ganyan. Salagot kayo kapag hindi nyo naalala. So, meron ba dito magdiriwang ng anniversary, ng mansary? Ayan po. So, dapat tandaan nyo yan talaga. Sabi natin, kahit meron dito kasi nagsasabi, kahit hindi mo matandaan, okay lang, ganyan. Kahit di kayo nagsiselebrate. Pero deep inside, parang dinaramdam yun nung tao na yun. Pag hindi mo naaalala. So, parang ano niya lang yun. Parang pagpapanggap lang yung sinasabi niya, okay lang kahit hindi mo naalala. Pero masakit yun para sa kanya. We have number 27, 28, 17, and 26. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for Taurus pagdating sa kanyang trabaho? Pagdating po sa trabaho, spirit guide ni Taurus, we have the Tower. So, ayan yung iba sa inyo. Meron ba na layoff dito pagdating sa trabaho? Meron din dito pwedeng nag-resign, Taurus. Okay, meron dito pala gustong mag-resign pero hindi makapag-resign kasi iniisip nyo talaga yung expectation sa inyo ng ibang tao. Iniisip nyo ano kaya yung mararamdaman nito, ano kaya yung mararamdaman niya pag nag-resign ako, ganito. Lagi mong iniisip, Taurus, yung sasabihin ng ibang tao. Kaya yung iba sa inyo medyo nahihirapan kayong mag-grow dito sa career ninyo. So we have Three of Swords and we have Page of Wands. Pagdating dito sa inyong negosyo, ayan, may mga nanghihingi sa'yo dito ng mga promos, may nanghihingi sa'yo ng mga freebies. Mm-mm. Feeling kasi nila mayaman ka na, Taurus. Ayan, yung mga may business po dito na, Taurus. Ayan, madami dito talaga iniisip nila na mayaman ka na. Ayan, na okay lang kahit mahingi sila ng freebie sa'yo. Okay lang kahit free yung isang binili nila. Ganyan. Tingnan natin. Okay, na ano naman yung iba sa inyo dito. Marami yatang may utang dito sa business ninyo. Na-stress yung iba sa inyo, Taurus. So, maningil po kayo kasi hanggat hindi nyo sinisingil yung mga taong yan, parang hindi sila magbabayad. I mean, magkakaroon sila ng konting hiya pag siningil ninyo. Tignan natin, ano pa po, spirit guide. We have Five of Cups pagdating sa money. Medyo malaki ba yung nawala sa inyong pera? Nanghihinayang yung iba sa inyo dito, oh. Meron din pwedeng mga nasayang na pera. Hindi ko alam kung ano tong mga hinuhulugan ninyo. Or meron dito na-stress sa paluwagan, Taurus. Baka nagpapaluwagan yung iba sa inyo. So, na-stress kayo. Pwedeng hindi nyo na nakuha yung pera, ganyan. Madami nang tumakbo. So, nanghihinayang yung iba sa inyo at stress. Pagdating sa love life, ayan, we have naman Four of Swords. So, meron dito uwing-uwi na talaga. Gusto nang magpahinga, gusto mag-vacation. Mm-mm. Okay, meron ba dito manghaharana? Ayan po. So, pwedeng
some of you, yung bonding moments ninyo ng family mo or ng asawa mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo is pagkanta sa video. Okay, for some of you, hindi naman lahat sa inyo. So, ayan lang po, Taurus. Maraming salamat po and see you again on my next video. Payapa naman yung relationship ng karamihan sa inyo dito. Yan lang po. Bye-bye! Virgo, tignan natin kung ano po yung mensahe sa'yo ngayong June 26, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. We have wealthy man, Virgo. Meron tayo ditong main male, so pwedeng kayo to, pwedeng anak ninyo, pwedeng meron sa pamilya ninyo, successful, pwedeng asawa mo to. We have occupation. Hindi sa pagtatrabaho, naging successful yung taong to. Pwede na because of negosyo. Ayan po. Tignan natin. Pwedeng kayo to, Virgo. Marami talaga sa inyo. Masipag kayo dito. Pwedeng masipag magnegosyo yung karamihan sa inyo dito. Madiskarte talaga. Tignan natin. Or pwede rin na hindi lang isa yung main source of income mo. Tignan natin. We have a blessing on a new venture. So, meron na namang sisimulan yung iba sa inyo dito. Oh. Ang ganda ng nung flow ng money ninyo, Virgo. Tignan natin. Meron na naman kayong tinatarget dito. Or could be target sales yung iba sa inyo. We have heart with a key. So, kasi dinidibdib mo talaga, Virgo, yung pagpapayaman. Marami sa inyo, dinidibdib nyo talaga yan. Kaya walang mga kapigil sa inyo. Tignan natin, spirit guide. Meron din kayo dito makikilala na someone na pwedeng makatulong sa inyo regarding dito sa business na sinisimulan ninyo or sa business na tinatarget ninyo. Tignan po natin, spirit guide, ano po ang mensahe natin for Virgo. Mensahe po natin, spirit guide, for Virgo. Virgo, sun, moon, and rising. We have the high priestess. Ayan, pagdating din sa inyo sa career, karamihan sa inyo, nag-e-excel talaga. Virgo, pagdating sa career, kahit ano yung career na piliin ninyo, ayan, nag-e-excel talaga kayo. Umaangat talaga si Virgo. Check natin. We have 10 of cups pagdating sa business. Ayan po. So, happy kayo dito sa business ninyo. Pwedeng sobrang fulfilled ninyo. Yung mga tao ninyo, mga staffs ninyo, family ninyo. Okay? Yung taong mahal mo, pwedeng sinusuportahan ka rin dito, Virgo. Kaya parang wala na kayong mahihiling pa pagdating sa life ninyo. Kaya din marami sa inyo, relax yung mind ninyo kasi pwede po na, ayan, mataba na yung bulsa ng karamihan sa inyo, Virgo. We have King of Wands, ayan, pagdating naman po ito sa inyong kaperahan. So talagang lang kayo dito eh, kilos lang kayo ng kilos. Kayo yung tipo ng tao, Virgo, na china-challenge nyo talaga yung sarili ninyo para mas magkaroon pa ng pera. Basta kung ano yung mga ambition ninyo dito, ano yung mga gusto ninyo, talagang aabotin nyo yan. Yung iba nga sa inyo, parang minsan, nadadala kayo ng emosyon, minsan may mga tao na siguro along the way, no, natatapakan, yun, nakakasakit yung iba sa inyo. Yun lang siguro yung i-control ninyo dito, Virgo. Hindi naman lahat sa inyo. Ayan. Some of you pa rin naman ay may empathy pa rin naman kayo. We have the Hanged Man. Marami naman dito, ayan, meron din dito pala na hindi kayo masaya ngayon sa buhay single for some of you or sa nangyayari sa relationship ninyo. Only you can do something here, Virgo, pagdating sa inyong relationship. So kung hindi kayo masaya, ano bang makakapagpasaya sa inyo towards dito sa relationship ninyo? Ayan, merong hindi masaya kasi pwedeng may naghiwalay dito. The Moon. Ayan, may completion talaga. Alam nyo, marami sa inyo, kung you're still hoping dealing with the past, pwede po natapos na talaga yung yung lesson ng tao na yon. Ang nasa ilalim nga natin dito is karmic relationship. Some of you, karmic relationship nyo kasi yung tao na dumaan sa life ninyo. So, parang talaga, may lessons lang kayo na need matutunan dun sa tao na yon. Ayan, some of you nga sa friends, ganun din. So, ayan lang po, ito yung lucky numbers mo, 13, 1, 34, and 20. Maraming salamat po, Virgo, and see you again on my next video. Bye-bye! Capricorn, ito po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin. We have thoughts. Ayan, ano bang may iniisip ninyo, Capricorn? Message, may iniisip kang, may tao kang iniisip dito na gusto mong i-message
or may nag-iisip sa inyo, gusto kayong i-message, gusto mag-reach out sa inyo, tiff, kaya lang parang pinanghihinaan ng loob yung taong to, or pwedeng kayo yan, natignan nyo na lang kung kanino bang energy yan. So may pinanghihinaan ng loob dito, gustong may kausapin, pero nawawala ng lakas. Napapangunahan ng takot. We have a blessing on your wisdom. Ayan po. Meron dito, kaya natatakot mag-message sa inyo, Capricorn. Pwedeng natatakot masermonan. Marami kaya itong sesermon dito sa tao na ito. Kaya may natatakot dito na kausapin ka. We have palm tree. Ayan. Mukhang lalapit yung tao na to sa'yo pag ano, Capricorn. Kapag secure na yung future niya. Kapag maayos na siya. Kapag clear na yung mind niya. So sa ngayon, parang hayaan mo muna. Okay, hayaan mo muna yung taong to. Tignan natin kung ano pa po yung mensahe para sa'yo. Pwede rin may nag-aaral dito ngayon. So number 16, 7, 24, and 36, your lucky number. Tignan po natin. Tignan natin spirit guide, mensahe natin. We have 7 of Wands. Ayan, so dito marami iniisip ninyo, trabaho, trabaho, trabaho. Yan, parang hindi na kayo naubusan ng trabaho dito, Capricorn. So tignan natin. Madami ding ano dito, madaming chismosa, chismoso dito sa trabaho mo. So parang madaming chumichika sa'yo ngayon. Madami silang gustong malaman regarding sa some of you sa personal life ninyo. Baka may nagpunta kasi dyan, Virgo, na manliligaw ninyo. Hindi ko alam kung nanligaw ba or nag-iskandalo. Basta parang may pumunta na tao dyan sa trabaho ninyo. We have 9 of Wands pagdating naman po sa inyong negosyo. So, ayan. Pagdating dito sa negosyo, kapit lang talaga. Medyo pagod din talaga yung karamihan sa inyo dito. Pero laban lang kasi pera po ito. Yung pera yung pinag-uusapan dito, Capricorn. So, ayan. So, stress nga yung iba sa inyo. Stress kayo. Pero alam nyo, marami dito, good problem to. Good problem tong darating sa business ninyo. Pwedeng madami kayong sales, madami kayong orders, pero hindi nyo na mabigay. Ayan, medyo nalulungkot yung iba sa inyo. Kasi nga, diba, sayang, sayang yung kikitain. Kaya lang kasi pwedeng, ayun, kailangan may limits din talaga para hindi naman masacrifice yung iba ninyong mga orders. Tingnan natin, pagdating sa love life, we have the Emperor. Marami sa inyo, ayan po. Pwedeng stable talaga yung relationship ninyo. Wala na kayong mahihiling pagdating dito sa person mo. Ayan, even pagdating sa finances ninyo, pwedeng provided talaga ng asawa mo. Ayan, very competitive. So, parang parehas kayo dito, parehas kayo na minamanage ninyo yung relationship ninyo. Ayan, so parehas kayo nagbibigay dito, Capricorn, pagdating sa relasyon ninyo. Hindi lang puro siya, hindi lang puro ikaw. So, parang ang nagpapagalingan pa kayo dito eh. Ng asawa mo, ng karelasyon mo, pagdating dito sa mga kaya ninyong ibigay sa relationship ninyo. So, ayan lang po yung mensahe sa inyo, Capricorn. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye!